ang simpleng ulam, murang ulam, pero napakasarap. Ito ang BB okra with tomato paste. Umpisahan na natin mga karusa, samahan niyo ako sa pagluto. Hello mga karusas, magluto tayo ngayon ng okra, chicken, with tomato paste. So, ito ang ingredients natin, chopped chicken, BB okra, coriander leaves, chopped onion, chopped tomatoes, siyempre ang tomato paste, garlic paste, ito ang black pepper, at saka asin. Umpisahan na natin mga karosas. Lagyan na natin ng kunting mantika. Pwede na natin ilagay ang onion. Kahit hindi gaano mainit. Sunod natin ang garlic. Bali, mag-iwan lang tayo konti para ilagay mamaya sa pag maluto na ilagay mamaya sa ibabaw pang garnish. Isunod na natin ang chicken. Lagyan natin ang kunting black pepper. At ito na, takpan natin ng mga 1 minute para lalabas yung mga water sa manok. Balikan natin at maya konti. Isunod na natin ang coriander leaves. I-mix lang natin. Takpan muna natin mga 1 minute din, tsaka balikan natin para maluto yung coriander leaves para mag-absorb yung bango. Ready na siya, pwede na natin ilagay yung pangpasarap. Ito yung pangpasarap. Kailangan i-mix ng maayos para matunaw yung pagpasarap. Isunod na natin ang chopped tomatoes.
takpan muna natin ito hanggang i-check lang natin pag malambot ng tomato. Pwede na natin lagyan ng tomato paste, mga spices, at saka yung water niya. Balik tayo maya kunti. Ito na mga karosas, malambot na yung tomatoes. Ayan. Ito, pwede din ninyo lagyan ng turmeric. Optional lang ito mga karosas, depende lang sa gusto ninyo. Pero ako, mas gusto ko lagyan ng turmeric. Yung turmeric sa Pilipinas, ito is yellow luya. Ito, lagyan natin. Ayan. Mix lang. Mabango kasi pag may turmeric. Pwede na lagyan natin ng tomato paste para malagay yung pinakulong tubig. I-mix lang natin mga karosas. Ayan, takpan muna natin sandali. Ayan na mga karosas. Pwede natin ilagay yung natirang garlic paste. Saka ilagay na natin ang okra. Baby okra. Sunod na natin. Masarap ito kasi yung baby okra is nanamis-tamis kasi ano maliit pa. Ayan. Fry lang natin sandali para ma-mix siya. Saka natin lagyan ng tubig. Pag medyo kulo na yung sauce niya, pwede na natin ilagay yung tubig. Yung paglagay kasi sa tubig, depende sa inyo. Ang akin, hot water ang nilalagay ko. Hot water ang nilalagay ko. Pero depende lang sa inyo kung gusto nyo ba ng sticky. Mga amo ko naman dito, is gusto nila ng sticky. Pero pag gusto natin na damihan ng sabaw, pwede rin, depende lang sa atin. Ayan, mga 15 minutes to 20 minutes, maglambot na yung okra. So, babalikan natin. Ayan, mga karosas, kulong-kulo na. Malapit na siya maluto. Mga 10 minutes na lang, luto na ito. Takpan muna natin. Ito na, i-check na natin. Ayan, sigurado ako, luto na. Dagdagan natin ng kunting asin. Kunting asin lang. Ayan, dagdagan natin ng kunting asin. Kasi masarap sa okra, yung medyo maalat. Maalat kunti. Nag-agaw ang alat at saka tamis dahil sa okra. Yan ang masarap sa white rice. Yan. Kulong-kulo na. Tikman muna natin. Ang sarap na mga karosas. Ito na mga karosas. Tapos na yung luto nating okra. Luto na mga karosas. Ang sarap-sarap talaga. Napaka-healthy. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell para updated kayo sa sunod na upload ko. Of course, huwag kalimutan mag-like and share. Share and share. Thank you so much. Bye-bye. I love you all. God bless.